mamamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyung napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Federal Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renaline May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Atibo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rogel Polleros Botox, Mice Hotel and Resort, Mice Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samiria Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. RC Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Yes, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. And syempre, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. And good morning sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, West District and Bacon District. And syempre, makakaibahan ko man giraray sa aldaw na ini, ang diwata ng Balete, Bacon, ang sakuyang kumare, ang sakuyang kaututan. Opo, si kumareng Mare Dante Jata. Yes, good morning. Good morning, Mare. Good morning, Province of Sorsogon. Good morning, City of Sorsogon. Good morning, Bacon East and West District. And of course, sa aking mga kabarangay diyan sa Barangay Balete, good morning sa aming BHW, mga Tanods, and of course, ang aming dalawang daycare worker. So ito tayo ngayon, Mare. Kumusta? Yes, ang ating mga beauty? Good buhay. Yeah. And speaking of BHW and BNS, Mare, good mm-hmm. morning sa gabos ano sa 64 mm-hmm. na barangay, sa mga mahigoso nato na mga BHW yes. and BNS. Yes, and of course, Mare, una nating ratsyada ngayon is thank you so much City of Sorsogon. Yes. Na receive na po ng ng BHW ng Bacon District ang kanilang heya. Heya. Alam mo, Mari, nakapagbayad na rin sila ng kanilang mga kautangan. Alam, obligasyon. Sa wakas. Na-topic pa lang natin yan noon nung isang ano natin, di ba? Yes. Pagkaumaga pala noon, Mari, ano na? Matik. Release na. So, hanggang abot tenga ang kanilang mga ano. Yes, Mare. Kasi talagang inasahan naman nila yon ano, ilang taon. Opo. And deserve nila yon, Mare. Correct. Kasi sa ano, during the pandemic naman talaga, Mare, sila ang nandiyan sa sila ang humaharap. Frontliner talaga po sila. Talaga sabi nga, buhay ang kanilang ginawa noong time ng pandemya. Kaya super naman ang pasasalamat natin sa city government because talagang kumbaga yung pinakamimiti ng ating mga barangay health workers na kanila nang napakinabangan nalasap, di ba? Sabi nga kahit nga sa ilang oras ng Mare kasi sabi nung aking mga BHW kagawad wala na. Sabi ko talagang ganun. Sana
ka naman na, Mare, ano, nagtira kayo para sa December. Meron pa silang December, Mare, meron. Oo, and sana bigyan ng pansin, ano po, ng local government na madagdagan po sila. Kasi kung ano na, susumahin natin, Mare, sila po talaga ang napakaraming trabaho. Sila po ang umiikot sa barangay. Yes. Sila po ang sabi nga nato, nakaprintera. Umulan. Yes. Tapos, umilit at ano. Correct. Andyan po sila. Kung tutusin, Mare, mas nga mga katulad din namin sila, mga 24/7 kasi once na may pangangailangan ng atin, lalo pagdating sa health. May humihingi ng tulong. Andyan sila. Kumare, ako mismo personal na nagpapasalamat and pumupugay sa iyo, ano? Kahit nga sabi ko ikaw hindi lang taga Balete ang kanyang naseserve. And personal, merong humingi ng tulong dito sa aking kumare kahapon. May sakit, siya mismo sinamahan niya sa Sorsogon Provincial Hospital. And thank you so much sa mga taga Provincial Hospital, yeah, kay Doc Bolo, Doc Lachika, and kay Miss Eileen, sa mga tinatawagan po natin at every your time sila. Yes, every time na may hihingi ng tulong na hindi alam ko anong gagawin sa provincial. And thank you, Mare. Personal kang nagkasikaso kahapon. Papasalamatan din natin, Mare, yung mga taga imaging department, ano, sina France, dyan sa laboratory department, kaya Ma'am Mitch, Mujica and Company, sa OPD, kina Dr. Lopez. Yes, apo. Sa emergency, sa lahat ng ano po, department ng Sorsogon Provincial Hospital. Good morning. And Mare, sabi nga natin ha, malapit na palapit ng palapit na, pero parang tahimik ata ngayon ang ano ha, ang mga madlang people sa paparating na local, national and local election. Pero may panawagan po ano, mga kagapay sa umaga, may panawagan po ang ating COMELEC office na magkakaroon sila ha sa mga hindi pa po, lalo na yung mga nag-18 na hindi pa po nakakapagrehestro. Meron pong final call. Meron pong final call ang COMELEC, yes, na hanggang sa 30 hanggang sa September 30 na lang ang kanilang registration. Ngayong September 24 hanggang 27, meron po sila dyan sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Kaya habon na po kayo, wag niyo na pong hintayin kasi ugali po talaga, Mare, ng mga Pinoy. Yes, last minute. Ang last minute, tapos sila pa ho ang mga galit pag hindi kaagad sila naasikaso. Ano ko yun, experience ko yun. Dyan din ako sa COMELEC, nag 3 years din ako. 6 years. Nag 6 years din ako sa COMELEC. Naku, talaga, grabe. Oo, awan ko bakit ganito ang mga ano natin attitude. Huwag na nating anuhin, paantayin yung last minute. Ang last hour. Kasi tayo lang naman, tayo lang naman ang mahihirapan yan eh. No? Tapos kayo pang galit, nandiyan na may nagmumura, may nagsisigaw. Ang tagal ko na nga niya dito nakatayo, pero hindi po kasalanan ni COMELEC. Tayo po ang mismo ang may kasalanan na ang dami, ang haba ng panahon na ibinigay po sa atin para sa pagpaparehistro. I'm pretty sure, Mare, pag September 30 andyan na naman hanggang alas 2 ng madaling araw. Nakakaawa naman yung ating mga ano ba, COMELEC staff. Opo. Kaya panawagan po ano sa gabos ng mga Sorsoganon, sa mga hindi pa po nakakapagrehistro, nananawagan ang COMELEC na sa ngayon po hanggang 27, andyan po sila sa Sorsogon Provincial Gymnasium, and sa 28 and 30, hindi kayo po maiinitan. Andyan po sila sa SM City, ang Sorsogon. So, biruin mo yan, ang dami pang pagkakataon, ang haba pa ngayon, ilang araw pa, no? So, atin na pong anuhin, kumbaga, magluway-luway na po kita magpasiring sa mga opisina kang, or satellite office kang, COMELEC. Yes, 28 and 29, Saturday, Sunday yan. I'm sure wala pong pasok. Pwede po. Kasi ang iba, mga estudyante eh. Kasi October 1, Mare, filing of candidacy na ng local eh. Filing of COC. Midterm. Midterm election. Para sabi ko nga, parang hindi ano ah, hindi masyado ngayon ang Sorsogon City, hindi pares noon na. Unlike na nagbiyahe ako papuntang Naga, pag punta ko doon, halos nakita ko na napakalalaking tarpaulin. Pag papasok pa lang ng Kimantong, papasok hanggang Kamsur, talagang makikita mo na yung napakalaking tarpaulin. Pero dito ah, wow, congrats. Busy-busy ang ating mga Sorsoganon sa parating na kasanggayahan. Makikita natin na mga napakalaking billboard, napakalaking tarpaulin para sa siguro ko pagkatapos Mare, dyan muna makikita yan. Pero wala pa, halos kakaunti pa lang ang lumilitaw na
papasok sa larangan ng ano, ah. Politika. Politika. Sino ba talaga? Kasi, sino sila? Yung iba naman, nagkakandara pa, tumawag sa national para magpanang appoint ng kanilang mga cola. Endorsement. Yes. Yeah. Alam mo, Mare, siguro ko kung ano to, maganda ang hangarin natin or nakikita talaga ng tao, wala ka pa naman sa position, alam na nilang marami kang nagawa, no need na magpa-endorse ka pa eh. Di ba? Gamitin mo na kung ano yung dito lumalabas sa Mare na kahit hindi pare, nagiging pare, ha? May pabasbas na ano. Si Ganon, binasbasan na ni Ganon. Kailan pa naging pare si Ganon at nababasbas na? May mga pabasbas system. Wag lang during the time na mag-election. Kailangan, wala man tayo sa posisyon, kung kailangan nating tumulong, bakit hindi? Yes, and kung alam natin na yung nung nakaupo ka, may nagawa ka, o nakagamot ka, bakit na. Bakit ka matatakot? Bakit ka, ano? Diba? Yes. Hindi ka dapat matakot. Mare, malapit na. Sino-sino ba? And balita natin, Mare, may bumabalik dyan sa West District. Sabi ko, sana para bakas niya talaga ang hinihintay, Mare, pagdating sa, ano. Ah, okay. Makalampag ang ating problema na sabi natin na gasgas ng ating mga lalamunan, ano, kakapaalala sa problema natin sa Water District, Mare. Alam mo, bawat pag un-open ko ng ano lang aking cellphone, Mare, ang problema talaga is ang Prime Water. Ano ba talaga Prime Water? Good morning, Prime Water. Prime, yeah. Parang inaayawan na kita magiging katabi lang natin sila. Hindi pa lumilipa. Ah, hindi pa ba? Oh, sabi ka, ayoko na, hindi na kita relative si Prime. And good morning kay GM. Sana wag niyo naman tulugan. Sabi ka namin, hindi kami papayag na ano na lang. Sana naman, Mare, kasi ako nagpaputol na ako diyan kasi nasawang-sawa na ako. Buti kayo, Mare. Paspas na ang dila ko. May mga source pa kayong nakukunan. Yeah. Oo. Pero paano naman kami na nandito sa kasentrohan na wala talaga? And take note, Mare, ha, nung last week na hindi pa tayo tapos mag-air ng programa, meron lang matakbong wangwang ng fire truck. Oo, hindi pa pala yung kasulo doon sa ano, Kambulaga. And congratulations sa mga firefighter natin ano dito sa Sorsogon City. Good morning kay Ma'am. Pakitang gilas na sila sa. Yes, so congratulations sa Celeste Pancho. Good morning and sa lahat ng firefighters, mabuhay po kayo. Na naapula kaagad ang apoy, walang nagamay. Yun ang kinakatakutan ni Ma'am Esther. Yes. Kasi nung time nga na yun, no? How about yes, na merong masunog na bahay? Buti na lang, ano, mabilis ang responde, maagap. Yung mga ano naman, kudos sa mga taga Kambulaga na nagtulong-tulong. Kaso ang problema, malayo ang nakunan ng ano ng tubig dahil wala ng Prime Water. 2 days wala pong tubig po doon mismo sa purok na yon ng mga taga Kambulaga. Yan ang nakakasama ng loob, Mare, kasi 2 ano days nga, wala sila. Ganyan na katulad niya na may nangyaring kasulo. Tingnan niya, ha. Tingnan niyo yung Prime Water. Paano na? Kung sakali walang stock ang tawag doon sa ano sa kinukunang hydrant ba tawag doon? Correct me if I'm wrong, Mare. Wala talaga. And ang nakakalungkot, Mare, may mga bisita tayo kung minsan. Ako, experience ko to. Masama talaga ang kalooban ko. Experience ko ng Linggo. Kasi Linggo lang po ang ating time na makapaglinis ng bahay, makapag-laba. Tama. Oh my God. Ano ba yun? Nakakasawa na talaga, Mare. Pero nakaka-stress pa. Stress talaga, Mare. Kaya mapapansin mo, Mare, ha? Hindi bibihira na ako magkulay puti. Kasi 1 month lang, ibang kulay na yung Hanes na. Try ko na, ha? Ewan ko nga dito, Mare, sa Prime Water. Kasi ako talagang sinadya kong putulin. Kasi alam mo kung bakit. Sayang lang yung binabayad. Isipin mo may 1 month na isang beses o dalawang beses lang kami nagkatubig o ano ang nangyari, ano ang ano namin kung laging gayaan na lang, ay di bali na lang magpakahirap ako mag-igib, Mare, sa
bumbahan, at least ang bumbahan lagi may tubig, ay ang prime water, wala. Paano man kami iigib, wala naman sa harapan ayun ng SSU ng bumbahan. Yeah, yan ang mahirap, Mare. Yan ang mahirap sa inyo. Kung minsan napapaisip, ba't nga magtumira na lang ako doon sa may papuntang Balete, doon sa may aqua farm? Yes, oo, LJ. Oo, Diyos ko, talagang walang untok, sabi nga lato, ng pagbulos. Walang ang, tigil. Tigil ang, ano, ang tubig. Nakapanghinayang akong tutuusin sa atin sa LJ farm, no? My goodness, sabi ko. Pero ito, nakakadismaya na nagbabayad tayo ng tama, ano, pero napakadispalinghado ng servisyo ni Prime Water. Tapos ang nakakaloka pa, Mare, ha? Ang naluloka pa ako sa inyo, Prime Water. Pag hindi kayo nabayaran or hindi kayo binayaran sa due date, andyan na yung ano, ang bilis ng mamamutol ninyo. Hoy! Diyos me, yung perdon naman. Oy, esep-esep! Hindi naman sa kapal ng mukha niyo. Ah. Maraming kapal talaga ng mukha. At ang daming nagtatanong, hindi lang tayo, bakit hindi nagagawa ng paraan ng ating mga... Mare, hindi lang pala. Election na naman. Sila pala, Mare, din ang may hawak ng prime water gubat. Albay. Din pala sa prime water problema. Sa gubat. Bakit oo. Ganun? Kasi nung yung may cousin ako na nagpunta kami last Sunday sa gubat, wala rin tubig. Sabi ko, ano ba ito sa inyo? Prime water din. Sabi niya, sabi ko, ayan ang magandang servisyo. Ang ganda sabi ko ng servisyo ng prime water. Ang balita natin, mag-extend pa, magre-renew na naman. Call, anong meron kang prime water? Calling the attention of city, eight city council. Ay, nako. Kakasawan na, patawag dito, patawag. Ay, nako. Good morning kayo. Kaya, Mr. Joneda Lorilla Noel. Yeah, ang aking best friend. Oh. Ito si Sir Noel. Napapansin ko kasi sabi nga natin na mag-ano na tayo, mag-umpisa na tayo maglista ng mga bibigyan natin ng mga surprise yes. Dating ng December. I think ito si Sir Noel, halos every time na may programa tayo, laging naka-tune in yes, siya. Yes, Mare. Hindi lang kasama ko talaga siya lagi, Mare. Kaya nga sabi ko nga kung sakaling hindi wala tayong makuhang magda-drive, kahit anong sasakyan, pwede niyang i-drive. Wow. And diba? Good morning kaya Sir Bert Doy. Anto, Royo Bahardo. More power to you and to your program, Kagawa Dante. Yeah, thank good you. Morning po. And of course, Mare, ano, ang sabi ko nga kanina, good morning dyan sa mga taga-OPD dyan sa outpatient department sa Sorsogon Provincial Hospital. Hello, and thank you so much sa dedikasyon nyo sa trabaho. Yes, niyo. Kay Dr. Lopez and company na nandyan, of course. Oo, and then kay Myra Bell, Guevara is watching. Thank you. And good morning kay Mr. Vincent Garcia, dyan sa Barangay Bibingkahan. And speaking of Barangay Bibingkahan, mamaya tatalakayin natin ang nakapalaman sa 7K program ni Governor Buboy Amor. And of course, Mari, good morning din sa aking best friend kay Mila Diaz Dokdokos ng BHW. Ito napakasipag talaga nitong BHW sa Barangay Usiaw. Dapat lang maging masipag siya ate kasi kaka-receive pa lang niya ng kanyang No, Mari, talagang siya naman talaga kahit hindi pa kasi for hello almost, sa mga taga Usiaw. How many years in service na siya dyan sa Usiaw bilang BHW? Mare, talagang super sipag. Isipin mo nagtatrabaho siya kahit walang sweldo. Pagpupugay sa'yo. Kaya nga sabi ko, saludo ako sa'yo, Mila. Ano? Mila Diaz Dokdokos yes, o Barangay Usiaw. Yes, Mila. Naalala kong time ni late former Mayor Joneda na halos parang doon na rin kami tumira sa Usiaw. Kaya nakakamiss ang mga tao dyan. Good morning sa mga Joneda family dyan sa Usiaw. And of course, Diaz and Julata family. Ayan, sabi ni Miss Bill Maabaytor, good morning po Kagawa Dante and Miss Kaki. Yeah, good morning you, good po. Morning. Ma'am Bess, Vilma. And more power to your program watching from Bitano. Of course, ang dating mong partner ang yes, ating si pinaka Jojo. Good morning pinagpipitagan sa Sir Jojo Lascano. Yes, sa mga taga Talisay, good morning. Good morning, mga kaagapay. Yes, thank you sa partner Jojo. And of course, kay Chris Augusto. Good morning, BFF. Diyan sa tapat ng Barangay Hall Tumare sa Malete. Yung may tindahan. Yeah, ang pinakamaganda. Hello, good morning. Good morning. Of course, kay Mark Vincent Garcia. Ang dami natin, Maray, na viewers. Aha! Ang ating pinagpipitagan, sige, Kagawad Roland Ariola. Hello, Awad. Isaro man ini sa mga may gusto ini nato. Oo, gabi ini may gusto ini. And of course, then, ang aking, ito si Papa Bert Doy Royo Bahado, dating sa Imaging Department ng Provincial Hospital, ito, Mari. Alam ko na sa DOH,
Camarines Sur yata ito ngayon. Ay, nakalimutan ko kanina batiin si Dr. Lachica. Oo, andyan ba siya? Yeah, si attorney Doc Lachica. Daniel Lachica. Of course, Mareha, kay Mr. Ronaldo Fontaniel, ang prime water ay pag-ari yan ng mga Villar. Yes, Villar. Kaya darating na naman election. Matutuno tayo, ha? Oo, ilang taon tayong nagtiis. Yeah. Good morning din sa aking best friend, si Rafael Dicano, dyan sa Barangay Cambulaga. Yes, si Rafael. And syempre, kahapon, andyan ang grupo, ang team natin, kay City Councilor Mati Perdigon. Yeah, good morning Kagawad Mati. Yes. And syempre, kay City Councilor PJ Rabanilla. Ayan, Mare. Sabarang gusto kong basahin itong post Mr. Erwin Duana dyan sa Barangay Bitano regarding po sa prime water. Na halos sabi mo kanina, Mare, na araw-araw sa pagbubukas natin ng ating mga cellphone, ang nilalaman, ang mga agrangay sa aton mga syudadano is ang prime water. Halos prime sabi natin, nakakaumay na. Kahit sa ang gulong matin ang reklamo is puro prime water. Sana naman prime water, no? Wag na tayong magdidmahan. Kung pangangailangan ng tao, ibigay ninyo because hindi kami nasasatisfied, nagbabayad kami ng tamang hindi amount kung magkano yung yes, di ba? So pagdating namin yan, magrereklamo kami sa inyo para bagang patay mali siya lang, ilalagay nyo rito sa right side and then left side labas. Anong action? Wala. Tapos, Mari, ito pa, ang nakakairita. Ang pinapupunta nila doon is yung mga tao nila. Yung mga, bakit hindi kayo lumabas dyan sa aircon ninyo na kwarto? Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari sa labas. Para kayo mismo, mapag-usapan ninyo dyan sa committee, sa ano ninyo, na, ganito ang ano ba ang pwedeng pag-aralan ninyo? Ano ba ang pwedeng gawin? Mm-hmm. Hindi yung magre-rely lang kayo doon sa tao nyo. And baka, Mara, hindi nila nararanasan sa kanila mismo na hindi mawala ng ilang araw ng tubig at yung iced tea. Napakayaman ata ng Sorsogon at iced tea po ang lumalabas ng ano. Pero hindi po kami mahilig sa iced tea. Talagang kami sa aming mga health. And nag-invest naman po kami sa aming mga skin. Sayang nang binibili namin mga lotion. Tsaka yung binubuga nyo ay para ng labugan. I'm sorry sa mga kumakain po ng breakfast. Nakakairita na po. Nakaka-stress na po yung nila. Tayo yung kinakalampag lang po natin. Hindi po tayo nagagalit. Tayo yung sabi nga namin kung ano yung na pinapaabot po sa amin ng inyong mga kliyente. Amin naman pong pinapaabot sa inyo through sa ganito po. Yes. And no? Mare, nananawagan na rin. Good morning kay Sir Obit Apin. Para nananawagan na rin si Sir Obit na what about na lumabas tayo ng bahay at mag-rally tayo para kalampagin itong prime water na to. Sabi ko nga, Sir Apin, sigurado ako pag nag-rally, lahat ata ng tao sa kanilang bahay ilalabas para sumama. Dahil ito ang napakalaking problema dito sa Sorsogon na hindi talaga matinag-tinag itong prime water na to. Kasi ang isa pa rito, Maring, ang isa pa kasi ritong hindi ko maubos kaisip pa. May kapitbahay kasi ako sa amin, sa Balete, na ang asawa niya is nagda-dialysis. Oh, my goodness. Kasi hindi mo po pwede na yun, magsasahok pa ng tubig. Mm-hmm. No? So inaasahan nila yung tubig na yun. Alam mo ang nangyari, Mare? For how many days na walang tubig? Yung asawa niyang babae, hindi ko nababanggiting ang pangalan. Alam mo, nagkasakit dahil sa gayaan. Siyempre, mabigat yan eh. Yes. Magsasahok ka ng tubig. Tsaka mismo, yung tubig na napakarumi, isa yun sa dahilan magkakaroon tayo ng skin disease. Kaya alam mo ang nangyari ngayon, Mare? Kung walang pambili ng mineral water, papakuluan. Hindi tayo sigurado doon eh. Andyan yung banta ang tawag doon na sakit na amibiasis. Yeah. Ang ganda pa naman, Mare, ng ng patalastas. Tubig ay mahalaga. Wag mag-aksaya. Anong aaksayahin namin? Wala naman tubig. Hello! Di ba? Alisin nyo na nga po yung ano ninyo. Alisin tayo ng jingle sa mga kaibigan natin. Alisin nyo na po yung patalastas ninyo. Ay, nakakairita. Hindi po kami, hindi namin kayo inaano ha. Tayo lang naman ay napag-uusapan natin ito kasi yung ginagawa natin na to is para din naman sa inyo. Hindi dito sa ating lahat.
para sa ating lahat, hindi lang ho sa inyo kundi sa consuming, sa atin, sa mga consumers, yes, di ba? Oo. Paano kasi, yung kano yung sapat lang po yung kita, ng isang pamilya na wala na po talagang pambili ng mga diba? Mineral water. Meron talaga ako, Marissa, tubig ay mahalaga kaya huwag mag-aksaya. Anong aksayahin namin kung walang tubig? My gosh. Ito, good morning kaya Sir Erwin Duana diyan sa Barangay Bitano. Sana ito, sabi ko sa iyo na isa sa mga nagmamauot na pumasok ulit. Isa ito. Sa mga nababasa natin diyan sa social media na dami talagang problema niya. Talagang kinakalampag din niya ang prime water. Sana bigyan natin rin ng pagkakataon to. Na baka ito rin yung mga hinaing natin, baka itong taong ito ang makapagsolusyon ng na to. Babasahin, gusto kong basahin ang post niya regarding sa prime water. Kaya lang sabi ko parang tama na parang dumudugo ng puso ni Prime. Marigo, may nag-chat sa akin na good morning amiga. Sabi niya, sino ba yung kagawad ng barangay ang si Mr. SOP. Sabi ko, nakalimutan ko na sana yan kasi nasa isa rin tong nakakairita. Mare, ha? Nagganon mare talaga? Yes, oo. Kaya sabi ko nga dapat may paabot ito sa ating mahal na ina sa siyudad ng Sorsogon dahil ang binibigay ng ating mahal na ina, Mayor Esther Amor na city share na 1M. Sana ilagay sa tamang proyekto. Bakit mas nauna pa yung hinihingi niyang SOP kaysa sa project? Ayaw niyang magpabidding, Mari, hanggat hindi niya alam kung magkano ang hahawakan niya. Ganon katalamak, ganon kapursigiro. Mantakin mo yon, Mari. Gosh! Sino kaya ito gusto niyo? Hindi ko maubos kaya isip, Mari, kung talaga yan ay, kung talagang yan ay totoo, ha? Ang daming nag-chat sa akin, nag-PPM. Sino ba yon na may taga-East District, may taga-West District? Sabi ko, wag kayong mag-alala, hindi taga-East, hindi taga-West. Alam niyo na. Nahiwagaan ako sa iyo, Mari, ha? Kasi ganito yan, ko muna ang oras natin. Kasi, ang alam ko, kung ikaw man ang back chairman o anuman ang position natin sa barangay bilang mga elected officials, never natin gawin ang kapangyarihan natin or abusuhin natin ang kapangyarihan natin para humingi ka lang ng gayaan. Yes. Dinala tayo dyan, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating mga constituents para magtrabaho. Mm-hmm. No? Hindi yung manghingi tayo. My gosh, parang nakakahiya yata. Tsaka nakakaawa yung mga supplier. Binabarat na nga, hihingam pa ng SOP. O baka malaki ang malaki ang ginastos niya sa during the campaign period. I'm so sorry, ha? Hindi po ako. Ay, nako. Hindi ako sa aking kuro-kuro lang naman, Mari. At ito, Mari, ha? Yung mga, ang dami sa mga kapitan na nag-chat sa akin, sabi, paano mag-aasenso? Paano mapapabuti yung barangay? Kung ganyan, sabi ko naman, Kap, hindi naman lahat ng barangay ay ganyan. Naniniwala parehas mo. Sabi ko, Kap, kilalang-kilala. Sabi ko, isa ka rin sa mga hinahangaan namin sa West District na napakagaling, sa magla last term na ata nga itong kapitan na to, pero napakaganda, hindi ko narinig na ganyan na problema talagang kung ano ang ibinigay na city share ko, ano ang project talaga inilalaan doon. Kung tutusin nga, Mare, kung sakasakali na sumobra man yung 1 million doon sa proposed projects, alam mo yung sobra na yun, pwede mong ilaan pa bilang proyekto na papakinabangan ng tao. At Mare, bakit itong malaking katanungan, bakit lagi na lang ang pinoproblema, ang mga reklamo ay mga taga-Bakon? Hindi ko alam yan, Mare, ha? Mare, barangay official, I'm sorry, ha? Pero yung mga datihan, kilala ko na give, ha? Talagang sabi ko, kaya nga hindi sila natatanggal, hindi sila, lagi silang binubutuan. Pero itong mga baguhan na mga barangay official na kagawad, maku. Baguhan ba yan? Hindi, itong isa, hindi. Hindi, bago ba yan? Bago ba yan ang humingi? Kasi ang kakalam ko, SK chairman to, ha? Dating SK chairman. Kaya siguro, Hasana. Hayaan mo, pag ko yan, Mare. Good morning sa mga taga, Ganun ba yan? Bayaan mo na muna, Mare. Kasi, baka kilala ko naman. Kilala mo ito, Mare. Matanong ko naman kung ano yung side naman niya. Ganun. Mantakin mo, Mare, tinawag siyang ingrato. Talaga? Nagbablayad item tayo dito, Mare. My gosh, dapat, hindi tayo, huwag naman garapalan. Bakit naman ka tayo gayon? Naloka ako.
Ang kapitan nila hindi ganyan, pero siya kagawad. Ang galing. Kasi sabi ko nga sa iyo, Mari, hindi tayo din nila diyan ng tao para mag at least ngayon alam na ha, alam niyo na kung sarasilo sino 'yan. Hindi is bako dinara kita kang tao niyan na magserbi, bako pagserbihan. May mga kagawad diyan pa na hindi pa nga nag-iisang taon, lumaki na nagka-hydrocephalus na. Ah, okay. So, kung totoo man 'yan, Mari, o kayong mga nandiyan sa barangay na 'yan, alamin niyo ang katotohanan. Kung totoo 'yan, nasa sa inyong mga kamay. By next year another election na hala, nasa sa inyo iyan. Kasi ako hindi ko alam, Mari, kung saang barangay yan. But nakakaano lang naman sa part namin bilang ako bilang elected official din. Parang pasensya na, Mari, kasi nakiusap sa atin na wag mo na munang banggitin yung pangalan tsaka barangay kasi bibigyan ng aksyon. Talagang magagalit ang ating ating mahal na ina ng siyudad. Ayaw na ayaw na ganyan. Isipin mo ha. Oo, 1 million ang inila binibigay sa city share. Mantakin mo 1 million at saka napakaganda na ng ating mga barangay hall. May multi-purpose pa tayo, may covered court pa tayo dahil dito sa ating mahal na governor at mahal na ina ng siyudad ng Sorso. Pero wag naman po nating balahurain. No, kasi alam mo during the time of kung naalala ko during the time of ex-mayor Salili, ang ano lang niyan is 300,000 lang. Hanggang nag 500 ata. No, 300,000 lang. And then pag ano ni Mayor Amor is ginawa niya yung 1 million. So ngayon, napakalaking project na yan, Mari. Unang-una, ako, time ni late Mayor Juneda is 100 lang. Thousand, ako po ang may ano noon. Kasi at time lang nandun ka sa kanya. Okay, alam po natin, kaya nga po naging padaba nato ng 64 na barangay, ng mga barangay captain. Ano po, hindi sapat talaga, pero napakagaling ngayon dahil 1 million. Eh, sabi nga natin, kaya rin pala na gawing 1 million. Pero siguro tumapyas sa ibang kasi noon, yung priority naman talaga is yung scholar, yung pang-edukasyon. Pero ito napakaganda ng ating pangalawang tahanan sa kada barangay. Kasi alam mo, Mari, ang 1 million na yan, sa totoo lang. Huwag nating abusuhin ang kabaitan ng ating mga ating ina at ama ng probinsya ng Sorsogon. Yung 1 million na yan, Mari, sa 64 barangays na ibinibigay, kung tutuusin, ang daming improvement, ang dami nang improve. Ang dami na kasi 1 million yan sa mga roads ay sa mga pathways. Isipin mo ilang libo ng mga kabarangay na nakikinabang ngunyang kaiyan. Di ba? So tapos kita, mga barangay officials, yaon lang kita dyan, magmamando lang kita kang sa tuwing na proyekto, and then mahagad kita oh my God. Meron pang isang barangay hindi pa nga nagpapabidding, nagpapadeliver na ng supply para mahawakan na yung SOP niya. So naman. Esep-esep naman tayo lahat. Di ba? Kasi nakakaawa ang ating mga... Kawawa yung supplier. Hindi. sa ganyang sitwasyon, Mari, kung talagang totoo yan, ang nakakaawa, ang magsasuffer ang ating constituentes. Kasi sila nag-expect sila ng ng servisyo Tapos ganito pala ang mangyayari, malalaman na lang nila ganito. Isipin mo, Mari, kung magkano ang SOP na ibibigay sa iyo niyan. Eh kung sabihin na natin na ganito, sabihin na natin, sample, bigyan ka ng SOP na 100,000. Grabe naman. Sabihin na natin. Hindi ganun? Hindi. Sabihin na natin. Halimbawa lang. No? Isipin mo, Mari, kung ano pa ang magagawa ng 100,000 na SOP sa projects mo sa barangay. Di ba? Kaya ako, Mari, saludo talaga ako sa mga barangay official na galing mismo sa sarili nilang bulsa para makatulong sa kanilang mga constituents. Yeah, ang dami niyan, Mari. Ang dami niyan. Si, Cap Arles Hanaban, meron siyang pinapag-aral ng mga estudyante dyan sa Pamurayan galing sa kanyang sariling pera. Yan ang tunay na pagmakulog. May pagmakulog, Mari, si Cap Melvin Hainto, kang East District, Barangay Balogo. Yan ang mga the best. Cap Monlico. Si Cap, kahit doon, anak yung matala. Si Utang Digdi, Utang Duman, Kaliwat Kananan, Utang. Totoo yan. Si ako mismo ang makakapagpunta ni si Kapitan Oli. Yes! San Roque. Duhilio? Yes. Diyos ko. Sabi nga, minsan din na nga ni ang nagre-rebook, sabi ko, Cap, okay ka lang. Na minsan nga ni isipin mo, Mari, kan time na, so ito baga na basta may sarong, padarakan akit ni Kapitan Oli, ngayon papa, para ngayon sa man lamang dyan allowance mo. Aram mo, ibinakalpakaan ni Kapki,
pirang sakong bagas na ipinanausa na. So sabi ko nga ni, kung talagang tunay ka na mas servisyong, kumbaga tunay servisyong totoo ang itatao sa tao, mapifeel ninda yan, mare. Yes, di ba? Dahil ka malilingawan kang tao, maski pa dahil ka na sa position, nag-last term ka na, bumalik ka ulit, dahil ka kaan malilingawan because may nahilingan. May legacy kang legacy. Iwinalat sa imong barangay. Yes, hindi yung legacy na nandiyan ka, ay, pahinging SOFI. SOFI. Ito nga rin, minsan, ngayon lang to nangyari din, ano, kasi tayo, mare, ewan ko, sabi ko, lakwatsera, halos andyan tayo sa barangay bumababa. Dito sa barangay Kabidan, ang mga senior citizen, sobrang mahal naman itong si Kap Rialuyo. Kasi first time din mangyari sa kanilang barangay. Good morning po, Mr. and Mrs. Marife Rialuyo. Kay Kap Sami Rialuyo. Good morning po sa indo. Ang mga senior citizen dyan sa Kabidan, every time may nagbe-birthday, pinapadala ng cake. Oo, nakikita ko yan. Yes, galing din yan sa sariling bulsa. Ni Kap Sami Rialuyo. Oo, sa Huban. Talagang ito, hindi yung humihingi ng SOP. Sa sarili niya rin bulsa. Si Kagawa Joey Inalpi dyan sa Katanagan, Huban. Every time naman may nagbe-birthday ng mga senior citizen, ito batang-bata pa, ito nasa 20... Ano bang edad ni Kagawad? Pero talagang minahal niya. Minahal niya ang mga senior citizen. Yan, mare, ang sinasabi na hindi naman lahat ng mga porkit ito may nalaman naman tayo na may ganyan. Huwag naman natin lahatin, no? Kasi hindi naman lahat ganyan. Marami pa din ang tultul sa pero kailangan natin na ilantad ito, mare, para wag nang pamarisan. ang kapal ng mukha, mare, no, binuto ka sa imong mga constituents, tinumalaan ka. Yung mga nagtatanong, mare, malalaman niyo na lang po yan, no? I-chat namin sa inyo. So mare, siguro at this time maghahanap buhay po muna kami, magbabalik po ang inyong kaagapay sa umaga sa ilang sandali. Bena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Webes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort open its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. In need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB-GYN services, anesthesia services, ENT services,
services, emergency medical services, x-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balogor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Allegra Street, Barangay Burawad, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. Sa umaga, talakayan sa mga isyung napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang programang Kaagapay sa Umaga. At syempre kasama ko man Giraray, ang napakagandang kagawad ng Barangay Balete, si Maring Dante. Yeah, okay, balik ano po tayo sa ating mga kuru-kuro, sa ating mga, ang sarap ng usapan natin yes. Ngayon, Mari. Ano lang pinag-usapan natin ngayon? Ano, sari-saring sari-saring chika. And ang daming nag PPM sa atin, Mari. Pakireveal naman nga kanya kung sino yung kagawad si ano, Mr. SOP. Sa kuma later. Oo. And
syempre ang programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Mati Perdigo ng West District, City Councilor Danny Dilaja ng Bacon District, and syempre ang programang ito ay hatid sa atin ni Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Cabidan East District, and kay Cap Melvin Hainto ng Barangay Balogo East District. Yeah, and so of course, good morning din sa aking amiga kay Mrs. Marifer Rialuyo, and of course kay Mr. and Mrs. Rhea Jem Dem, Jesta diyan sa Barangay Balete, and kay Mr. and Mrs. Joel Domitita. Yes, kay LJ Aqua Farm. Yeah, LJ Aqua Farm. Mm. And of course, aking friendship diyan. Good morning diyan sa DILG director ng City of Taguig, Ma'am Gemma Dimdamdansil. And of course, ang mga friends, mga katrabaho ng aking brother Mare sa Manila International Airport. Good morning po sa inyo. Yes, and syempre good morning kay Miss Prima Rose Eva dyan sa PSA Sorsogon Outlet. And kay Sir Ian. Thank you so much po. Sir Ian Barbin, thank you. Last week po aming bisita po sa namin ang PSA. Opo, ang dami nating natutunan, Mare. Pasalamat po tayo at hindi na po tayo pupunta sa malayo para kumuha po ng ating mga birth certificate, Senomar, at kung ano-ano pang mga problema natin sa ating mga birth certificate. Meron na po tayong office po dito. Na napakabilis din pala ng resort. Yes, servisyo. Diyan lang po matatagpuan sa Gaisano Mall. Capital Mall. Yes, okay. Opo. And Mare, balik tayo doon sa ating mga pinag-uusapan. Sige Mare. And syempre, good morning dyan sa Sugod, Bacon District. Good morning, Cap. Buena Vista, Bacon District. Batul. Sa Dilyosa Family, sa Stone City. Batul. Yeah, sa Batul. And kay Kagawad Rigan na Dino, good morning. Of course, sa Barangay Bunga, kay Kapitan Guaymo, kay Kapitan Jacobo, kang Barangay Karikaran. And of course, sa aking pinakamabuot pa rin na Kapitan Kan na Barangay Santo Domingo, ang aking kasin. Asawa ng aking kasin, si Kapitan Willard Elie. And of course, Kagawad Chanda, BFF, good morning. Oy, congratulate natin, ha? Oo, meron siyang project. Smile. Yung Smile. Sa mga walang ipin. Yan ang magandang. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng Kagawad na sinasabi mo nga, Mare. Siguro ko. Kaya sabi natin, iilan lang yun. Pero sabi nga natin, mas marami pa rin mas lamang pa rin yung talagang kalooban na hindi nasisilaw sa pera. Yung may mga projects na talagang mga programa na talagang ibinibigay sa mga tao. Mm-hmm. Congratulations na Ma'am Chanda, Joneda. Yes. Eto, Mare, meron tayong good news dito. Galaan na naman sa 7K Katrangkiluhan ni Governor Buboy Amor. Mm-hmm. Ang anti-stray dog program ng 7K Katrangkiluhan umarangkada na nga ngayon simula noong nakaraang September 19, 2024. Ang programang anti-stray dog program ng 7K Katrangkiluhan na pinangunahan ni Provincial Administrator at Project Manager ng Katrangkiluhan na si Franco Eric Rabanilla, kasama ang SPDRRMO head at Katrangkiluhan President Manager Engineer Radin Dimaano, City Veterinary Officer Dr. Alexander Distura at Provincial Veterinary Officer Dr. Jan Asli Di Castro, ang pamamahagi ng 462 na kadena sa Barangay Cabidan at 70 pirasong kadena sa Barangay Buhatan at 21 na piraso ng kadena sa Barangay Abuyog sa lungsod ng Sorsogon, and kang September 20 sa Barangay Bibingkahan din na mahagi ng mga kadena para sa mga astray. Last Friday po yata yan, dun sa amin yan, Mare. Meron din ang Barangay Balete. Apo. Andun yan. Naman, hindi na wala nang rason para meron pa rin tayo makikitang mga aso na naglalagalag dyan sa kalsada, Mare. Actually, meron kaming seminar niyan, Mare, sa September 30 regarding dyan sa ng city government under City Bet. Dr. Distura. Regarding nga dyan sa mga buhing ayam. Mm-hmm. So ngunyan, di ko aram papyaw pa lang, di ko aram ha, basta ang nakapalaman doon siguro ko is ang magkaigwaki
ano na, may kumbaga parang ticketing ano na, so yung ano kung pag-aari mo yan, then ano yan, mm-hmm, may a certain amount siguro na multa. Yes, multa. Oo, oo. So, malalaman natin yan pag dating pagkatapos ng aming seminar sa September 30. At ito, good news and congratulations po ano sa grupo ng 7K Katrankiluhan. Mm-mm. Opo, na namigay sila ng libreng kanina para sa mga aso, ano, mga alagang aso. Mm-mm. Pero sabi nga natin ano, sa Barangay Bibingkahan, meron pa ring iilan kasi I think ano, nagaling din mismo kay Mr. Vincent Garcia. Mm-mm. Hindi lahat ata napunta doon, yung parang naglista sila po ng may mga alagang aso, hindi ata lahat na dumalo doon, kaya hindi nabigyan ng iba. Pasintabi naman po sa mga nag-aalaga ng aso, ano, maging responsable po tayo. Sabi nga natin, paulit-ulit po na nakakausa ng aksidente sa mga motorista, eh, lalo na paggabi. Ewan ko, Mare, kung talagang yung mismong mga may-ari ang pinapalabas nila yung mga aso paggabi. Huwag ko lang, kasi minsan, Mare, yan, alam mo, sa totoo lang, dyan sa atin sa Barangay Balete, ano, calling the attention of gamos na may mga alagang aso, please. Wag na ho tayong mag-ano pa na may mangyari na tayo lang naman ang mananagot, no, kasi talagang tama ka, Mare, halos ang lahat ng nangyayaring aksidente sa ano sa kalsada is dahil sa aso. Yes, opo. Hindi lang aksidente, yung mga kasi gabi nilalabas yung mga basura. Yun naman ang ewan ko kung talagang sinasadya ng mga may-ari ng ano ng mga pet owner, ipalabas ang kanilang mga alaga. Lagi-lagi yang gabi-gabi. Napakaswerte na lang kung wala akong nakikitang asong nagkakaykay ng basura diyan sa Barangay Bibingkahan. Calling the attention po ano, ang Barangay Bibingkahan, although gumagawa ng paraan ang ating gobyerno para maibsan ang ganitong problema, namigay na sila, pero aandyan pa rin. Lahat tayo, lahat ng barangay officials gumagawa na. Magtulungan sana tulungan eh. Tulungan naman natin, huwag na iasa sa mga barangay official. Ano, na halos, kasi tayo ang nag-aalaga eh. Sarili, kundi naman lang natin kaya, huwag na tayong mag-alaga. Tapos huwag naman ho tayong isipin mo minsan, Mare, dyan, pag sinabihan mo, sasagutin ka lang, ay bakit? Sinabihan ko ba yung aso ko na yan, ang ganyan ninyang basura? Ang alam natin na ang aso walang isip, pero yung taong nag-aalaga may isip. Kagabi, dumaan ako sa bibingkahan, sayang, inalaw ko nga pa upas. Kasi shih tzu siya, ang ganda. Nakawala siguro, Mare, kagabi, nandun sa gitna ng kalsada. Sana kahabi ko makita, mapansin ng may-ari na nawawala ang kanyang alagang aso. Mm-hmm. Nasa labas ng kalsada. Pero yung mga aspen na halos nakikita natin gabi-gabi dyan, andyan mismo, kinakaykay yung basura. Minsan, kailangan, pero alam ko na kung saan talaga kami pwede magdahan-dahan. Kasi doon talaga parate gabi-gabi yung asong yun. Sabi ko siguro talagang ugali na ng may-ari na ipapalabasin siya pag ganitong oras, sa ganung oras na mga alas 9 ng gabi. Sana naman po tulungan naman po natin ang ating mga barangay official, gumagawa na po. Magtulungan na po tayo. Ang ating gobyerno para sa mga problema ito regarding sa mga asong gala. Pero sana unahin muna natin sa sarili natin, huwag naman po natin iasa lahat sa gobyerno at sa mga barangay official. Mare, before tayo pumunta dyan sa pagbabasa mo niyan, good morning po dyan sa aking mga kabarangay sa Sitio Pawa, dyan kay Geraldine Dolva Daito. Aram ko, inimari pang naglalaba ini, makusugunon ang ano niya, ang sound. Kita ang pipa. Thank you. Oo, totoo yun. Yes. Tapos yung lahat naman na nandun, kasi yung bahay niya, talagang pahingahan yun ng mga nasa, yung mga nag-uuma siya, Mare. Uh-huh. So, mag-iis na kasi may tindahan siya. Doon yan. Sabi niya, kagawad ang ano mingaya, ang ano ito, ang sound, ang radyo mingaya, makusugun. Taping may mati mingaya, kamo. Salamat so doon sa Indotabi dyan, ha? Diyos ko, very proud talaga ako sa aking mga kabarangay. Thank you, Geraldine. Sa Discaya family, good morning dyan sa, sa Kalawan. Sitio Kalawan. And sa Dilyosa family sa Barangay Buena Vista, good morning. Mm-mm. And dyan naman po sa Barangay Bitano, sa Abaytar, Mineses, good morning. Mm-mm. And good morning kay sa Kambulaga, kay Kagawad Rico Lakdang. One of this day, magiging bisita natin. Siya mismo po nag-ano sa atin na para regarding doon sa mga na-encounter niyang problema. Makakausap po natin personal si Kagawad Rico Lakdang. Sana one of this day, para yung mga agam-agam po natin masagot na, na siya sana, mismo. Sana. Okay. Sabi nga, kumbaga,
you learn from your mistakes. Yes, oh, lahat naman tayo may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. At kailangan kung ano man yun, Mare, kung ano man yun, huwag na tayong mag-astang mayabang. Mm-hmm. Magpakahinuhod na tayo, no? Humble kasi, tayo, no? Kasi unang-una, alalahanin din natin na hindi lahat ng oras lagi tayong nasa taas. Mm-hmm. And hindi lahat ng oras ang buhay ay parang gulong. Kailangan kung ano yung pinakita nating respeto sa sarili natin, ganun din ipakita nating respeto sa ating mga kabarangay and sa mga tao. And ako naniniwala, Mare, ha, yung respeto hindi hinihingi. Hindi. Kung saan binibigay yan. Kaya nga baka sabihin yan respetuhin nyo naman ako. Mm-hmm. Tingnan muna natin bakit ka dapat irespeto or bakit hindi ka nirespeto. No? Siyempre, good morning. Sabutihin at napakahigos na mayor dyan sa Castilla, Mayor Bong Mendoza. And of course, kay Mayor Glo Alindugan, kang Huban Sorsogon. Oo. And siyempre naman, baka na nanonood ngayon ang aking friendship, si Mayor Goisayco of Bulusan. Wednesday, andyan po kami kay Mayor. Oh, ay, kay Mayor? Yes. Pwede? Pwede ako mag-join? Ibibigay kami na letter ni good morning kay Director Angel Hanoras. Oo, and of course, kay Vice Mayor, kay Ma'am Webeng Wen of Bulusan. Mm-hmm. Ayan, sabi ko nga, Mare, maraming salamat sa lahat ng nag-aantabay ng aming programa. Susunod po ang programang ora mismo ng aming station manager, Mr. Sauro Amistoso. At mapapanood niyo po ang Kagapay sa Umaga sa aming FB page. Ang YouTube. YouTube, yes, opo. And thank you so much sa aming napakagwapong technician, kay Papa Clark, kay Kagawa Joey Inalpe, kay Papa Born, and kay Mr. Guapito. Nakatawa si Kuya. Nakalimutan natin i-greet ang aking kaibigan dyan sa Barangay Kambulaga, si Rap Rap. Ninang, kumusta daw, sabi ni Kuya Dean. O, ayan. May pa-start tayo kay Mr. Juneda Lorilla Noel. Mm-hmm. 10 star. Thank you, Mr. Noel. Ayan. Ang aking BFF. Hey, Clark, good morning. Mila Diaz. Dokdokos. Siya yun, yung sa Tagausiaw. Mm-hmm. Nandiyan kami mamaya-maya, tabi, Emil. Ayan. Mm-hmm. And paalam na po kami, pasamantala, magkita-kita po ulit tayo sa Webes. Sa ganitong oras, ganitong istasyon, wag po kayo maglilipat. Ayan, siya, maraming salamat po, Kaki Mansera, orgulyo ko ang makapaglingkod sa inyo. Yes, this is ang inyong abang lingkod, Kagawa Dante Jata o Barangay Balete. Hanggang sa muli, sa kailan ba tayo, Marit? Thursday. Webes. Thursday po, 7 o'clock to 8 o'clock in the morning. God bless po. Bena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyung napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. We'll be right back.